Lights, camera, action! Okay, welcome to the city of Kuwait. Pero bago ang lahat, gusto kong hawakan muli ang papel na ito na para bagang may binabasa ko sa inyo. Di ba? Hindi na ako nakapag-lipstick. Wala nang lipstick. Walang makeup. No, kasi today I am so busy, but I am happy. I enjoy my day now. Teka nga muna, parang mas maganda pa rin may lipstick ako, di ba? Kahit saglit lang. Lipstick is my life. Huh? Ayan, medyo maputla, di ba? Palitan natin ng isa. Medyo mapula naman. Hindi yung sobrang pula, no? Yung medyo ano lang, light lang siya. Okay. Ayan. Tanungin ko muna kayo, ano kaya ang mundo ng mga manggagawang Filipino doon sa bansang Kuwait? Huh? Parang kasi, no, nakikita natin na merong binitay, merong nasaktan, merong lahat, no? Na para dumating sa punto na hindi pwedeng lumipad papuntang Kuwait City. Na? Kasi andon yung mga trahedyang hindi inaasahan, no? Naging karanasan ng mga OFWs natin doon. So, dahil sa isa akong distress OFW mula sa bansang Kuwait, tingnan natin kung anong mundo meron doon. Dahil isa ako na nabilang sa hindi pinalad sa bansang Kuwait. Minsan ito talagang bunganga ko, Kuwait. No? Pero hindi ako makapag-quiet eh. Kasi ewan ko ba, totoong buhay ko naman ito. No? Karapatan ko pong ibahagi sa inyo ang naging karanasan ko sa labas ng bansa. Tara na! Sa mga huling buwan ng 2012, pinagpatuloy ko ang aking pangarap na maiahon sa hirap at mapag-aral ang aking mga anak sa kolehiyo. My mission as a mother of 4 children. So, noong nandun ako sa Kuwait, ang naging amo ko ay isang Kuwaiti national. Sila yung bagong kinasal, no? Ang amo ko ay nagdadalang tao 6 na buwan at that time. So, ibig sabihin, ako yung naging unang katulong nilang mag-asawa. Ang amo kong babae ay nagtatrabaho sa isang opisina. At yung trabaho naman ng amo kong lalaki ay isang guro. Pero ang hindi ko lang maintindihan sa kanya is hindi siya marunong masyado ng salitang English. So ang lagi kong kinocommunicate ay yung amo kong babae. Dahil sa siya ay buntis at ako yung katulong niya, saang lugar siya pupunta except sa opisina niya, natural, isasama ko siya at willing din akong sumama sa kanya dahil siya ay buntis. Sa kabila ng kanyang pagdadalang tao, siya ay nagmamaneho. Wow! Sabi ko, kinaya niya. While bearing a child in her womb, at the same time, she is a working mom. At ang pinakamaganda, siya pa yung nagmamaneho sa sarili niya. Very self-dependent woman. Alam nyo ba, na tiningnan ko yung buong pagkatao niya physically, it makes me inspire. Sabi ko, kahanga-hanga siya. Kasi nagagawa niyang mag-isa ang gusto niya bilang isang asawa at bilang isang babae. Nawala siyang, kumbaga, although nandyan ako bilang katulong niya, pero she can, yung kumbaga,
hindi niya na kailangan ng driver, hindi niya na kailangan ng mga, talagang siya, no? And also, na-appreciate ko yung kabutihang loob. Yung kabutihang loob niya, yun ang pinakamagandang ugali niya na hindi ko nakakalimutan. Dahil sa ako yung unang naging katulong nila na mag-asawa, excited si Madam. Meron siyang sariling katulong. Tara na, Maria. Hindi Maria ang tawag nila, kundi Cecil. Yalla, Cecil, we will go to the mall. Pagpunta namin ng mall, akala mo kung anong bibilhin niya. Binilhan niya ako ng bagong higaan. Binilhan niya ako ng bagong refrigerator. Binilhan niya ako ng bagong kumot at unan. Binilhan niya ako ng bagong kabinet. Kasi nga, ako yung bago at una na katulong niya. Lahat espesyal para kay Maria. Dahil at that time, sa natandaan ko, yung cellphone ko is 3310 Nokia. Kailangan ko ng internet. Gusto kong makausap ang mga anak ko kahit paminsan lang man. So, kailangan ko ng cellphone. In short, kailangan ko ng internet wifi. So, binilhan ako ng bagong cellphone ni Madam. So, yung binigay niya sa akin is yung Samsung. Kung na matandaan eh. No? Kung anong unit yun. Basta Samsung siya. Ako yung pinapili niya ng kulay. Ang gusto ko, puti. Kasi malinis, di ba? Ang dahil sa walang puti, itim ang nandoon na available. So, itim ang ibinigay sa akin. So, sabi ko, okay na yon. Alam nyo, kinuha namin yung itim na cellphone. Pagdating ng bahay, sabi niya, Cecil, I'm not contented. I know you are not happy with that mobile. Give me. And we will go back there. E, binalik namin yung cellphone. Talagang palitan ng puti. Kasi hindi daw ako masaya. Saan ka makakakita ng ganyang klaseng amo? Nag-under time sa trabaho para isuli yung cellphone. Ay naku, sabi ko, Madam, bakit ka ganyan? It's enough for me. I am blessed already that you have given to me this mobile and everything. Lahat bago. Diba? Napakabait niyang babae. Pero alam ba ninyo, sa kabaitan niya, iba naman ang naging mundo ko sa asawa niya. Kasi sinasabihan niya ako na huwag mong samahan ang asawa ko. Paano kung hindi sasamahan yung asawa niya kung saan pupunta? Dahil katulong ako, wala rin akong karapatang magsabi sa kanya na isama mo ako, kundi siya mismo ang nagdadala ng kusa sa akin. Hindi ba? Katulong niya ako eh. So kung saan siya at gusto niya akong dalhin, wala akong magagawa kahit sabihin kong ayoko. So ang sabi ko sa amo kong lalaki, si Madam ang sabihan mo, hindi ako. Kasi katulong lamang po ako. Kaya yon. So nagagalit siya sa akin. Sabi ko, kung magagalit ka sa akin, wala akong magagawa. Di ba? Hanggang sa dumating yung oras ng kanyang panganganak. Unang panganak niya at panganay na anak yun, pinakamamahal na anak. So, lahat, all the best kailangang ibigay mo sa batang inaalagaan mo. Pero, at the same time, nandyan pa rin yung amo kong babae to assist kahit ako ang nag-aalaga ng anak niya. Isang araw noon, yun ang araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Mahirap na yugto ng naging buhay ko bilang isang overseas Filipino worker. At that time, 1 month old ang baby, meron siyang sinat, no? Nilalagnat ang bata. So, ang sabi ko sa amo kong babae, kasi ang gusto niya, painumin niya ng gamot pagkatapos vitamins. Which is, hindi man pwede na pag ang bata ay merong lagnat, hindi mo pwede siya munang painumin ng vitamina. Kumbaga, focus ka na lang muna doon sa
kung ano ang gamot na ipapainom sa kanya. Pero ang nangyari doon, talagang kasi syempre excited siya, kasi panganay na anak, lahat gagawin, sobrang alaga ang baby. So after naniliguan namin, kasi kami dalawa ang nag-aasikaso, ako at yung amo kong babae, kasi wala pa siyang pasok noon, on leave siya. So sa kanya, nasa kanya yung anak niya, kumbaga ako nag-a-assist ako sa kung anong kakailanganin. Pagpapaligo, nandyan ako, nandyan din siya. Pagpapainom ng gamot or pagbibihis, nandiyan ako, nandiyan din siya. So kaming dalawa. So at the time, pinainom ng vitamins. Ang vitamins, sticky yun. So hindi ko man lang naisip, huli ko na naisip na ang vitamina pala, sticky. Kaya yun, sabi niya sa akin, painumin ng vitamina. Sabi ko, wag muna. Kasi baby pa siya. Sabi niya, okay lang yon, sabi niya sa akin. So, yung vitamins na instead of 1 ml, ano ba yun? 1 ml ba yan ang drop? Isang drop, no? 10 ba yan? 10 or 1.0, no? Diba? So, dapat yun ang ipapainom niya. So, instead na ifu-full ko yun doon sa dropper, yung amount na yun, nilagyan ko lang ng 0.5 ang inilagay ko sa dropper at yun ang ipinainom namin sa bata. So kasi ako ang nag-drop ng gamot pero siya yung may hawak ng anak niya. Hindi ko lubos na isip na pag-drop ko hindi ko na siya napansin kung saan, basta kay idinrap ko sa bunganga ng bata yon. So siya yung may hawak ng anak niya. Hindi ko lubos maisip na na-chok, no? Nabulunan yung bata. So, nang nabulunan ang bata, ewan ko kung paano niya ang paghawak niya sa anak niya. Nakaganyan ko lang after dropping the medicine sa bunganga ng bata. Tumalikod na ako sa kanya para ipatong doon sa mesa, no? Yung gamot at saka yung dropper. Sumigaw na siya ng pangalan ng asawa niya. Kasi nabulunan yung bata at nang tiningnan ko, talagang umiba na yung kulay ng bata.